Magandang hapon po. Katulad nga nung sinabi ko nung nakaraan, harvestin na natin. So tapos na po nating maharvestan lahat ng kamote natin. So bali ngayon, magtatanim tayo ng panibago. So, bali ito na yung mga kinuha nating mga talbos na itatanim natin. So, kung makikita nyo, nandito tayo sa bagong ginawa nating pagtataniman. Ito po yung sinasabi ko nung nakaraan na iuumbok natin ang isang hilera. So, bali ito, i-prepare na natin. Medyo natagalan tayong makagawa ng video, gawa ng kakatapos lang natin sa mga gawaing palayan. Kung makikita nyo yung post ko na short clip ng pag-aani ng palay, mano-mano. Tapos, ayun nga, medyo na busy tayo dun sa palayan dahil mano-mano ang pag-harvest natin ng palay. Tapos, nagbilad pa tayo ng palay. So, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. So, bali ito, ang project natin ngayon, magtatanim tayo ng panibagong kamote. Kasi, na-harvest na natin lahat ng kamote natin dun. Doon tayo, kung makikita nyo yung video ko noong nakaraan, doon yun banda sa baba. So bali ngayon, dito naman tayo kasi ayaw na muna nating dalawin yung kamutihan natin doon kasi yung talbos kailangan pa natin sa pagtatanim. So ang mangyayari doon sa area na yun is mother plant muna yun. So umpisa na natin sa pagtatanim. Makikita nyo po, ganyan lang po kasimple. Itutusok lang natin. Tutusok lang po natin siya, mga siguro isang dangka lang distansya. Kahit hindi nyo na po ibaon ng gusto, kasi yung ugat naman yan gagapang at gagapang sa ilalim. So ayan, ganyan lang po kasimple. Hilera lang po siya. Bali, may isi-share na rin pala ako sa inyo. Kung mapapansin nyo po, puro dulo po yung tinatanim natin. So, ito po kasi yung talagang tinatanim. Yung dulo po, yung pinakadulo, yung may talbos talaga katulad nito. Kasi ito po talaga yung naglalaman, yung gantong dulo po, yung may talbos na dulo. Bali dito lang kasi, papaliwanag ko lang kung bakit po dulo yung kailangan. Katulad po nito, ito po yung sinasabi ko. Ito po talaga yung pangtanim. Tapos kung makikita nyo po yung pinagputulan, wala na pong dulo. So hindi po ito yung itinatanim. Dahil po, ito po, pag ganito po yung tinanim nyo, yung walang dulo, yung pinagputulan po ng dulo, kung ito po itatanim nyo, hindi po ito naglalaman. Hindi ko po alam kung anong scientific explanation dito. Kung bakit hindi naglalaman pag ganto na, pag gantong walang dulo. Pero subok po yan, subok na po yan na pag ganto po yung itinanim nyo, yung walang dulo, pag ganto po yung tinanim nyo, talaga hindi po maglalaman. Ano na po yan? Talagang
mga kahit yung mga sinaunang matatanda pang magsasaka natin, eh, kasabihan na nila yan. Which is totoo. Kasi hindi po talaga naglalaman pag ganito. Hindi ko po alam kung anong explanation nito sa science. Bakit mahina maglaman yung ganito, yung walang dulo, kaysa dito. So, kaya may sishare ko sa inyo, pag nagtatanim kayo ng kamote, eh itong may dulo. Yung pinakadulo niya, huwag po kayong magtatanim ng pinagputulan na kasi hindi po ito naglalaman. So, bali yun. Typical lang po. Tusok-tusok lang po. Tulad yan. Tusok lang siya. May babanggitin na rin pala ako. Bali kahapon, bago pala natin ito tinaniman itong ginawa nating pagtataniman sa kanya, eh katulad nga na sinasabi ko sa inyo na sa organic farming, eh napakahalaga ng land preparation. Kahapon, eh binuhusan po natin to ng mga liquid concoction. Kung makita nyo, ayan po. Ayan po. Bali, ano po yan? Mga liquid concoction na pinaghalong fish amino acid, lactic acid, tsaka fermented fruit juice. So, bali yan. Isang balde po yung ginawa ko para lang dito sa kamote natin. Ayan, may kita nyo. Ayan. Bali, mahalaga kasi talaga sa, ano yan, sa pagtatanim, yung land preparation. Kumbaga sa, ano yan. Kumbaga sa building, pag nagtayo ka ng building, bago ka mag-umpisang magtayo ng building, eh, dapat matibay yung, ano mo, yung pundasyon. Parang ganun lang din yan. So, bali ito, bago natin tinaniman to, kahapon, binuhusan natin to ng mga liquid concoction. Fish amino acid, lactic acid, tsaka fermented fruit juice. So, may nakita nyo naman yung mga concoction na ginagawa ko. Ayun po, napakalaga po yan. Kasi sa organic farming, dapat bago pa man kayo magtanim, ibuhos nyo na yung mga organic fertilizer nyo dun sa ano. Kasi ang organic fertilizer kasi, hindi po yun katulad ng chemical na magre-react agad or may kita mo agad yung resulta. Kaya yun, bago pa man magtanim, ibuhusan muna ng mga liquid concoction yung pagtataniman mo. Bali yan, tapos na tayong magtanim. Dalawang umbok yung nagawa natin. Ganun lang po kasimple. Tusok-tusok lang po. Mahalaga lang talaga yung land preparation, liquid concoction bago nyo itanim. Kung makikita nyo po, dalawang umbok lang po ito. Pero ang goal talaga natin is makarating tayo hanggang sa dulo. So siguro araw-araw, dalawang umbok, unti-unti. Unti-unti lang na trabaho kasi hindi naman ito pakyawan. Lupain, sariling lupain naman natin ito. Tsaka hindi naman ito pang negosyo, pang hobby lang. Tsaka pang ano, pang pamilya lang na ano, source ng pagkain ng pamilya. So, dalawa-dalawa, araw-araw, dalawa-dalawang umbok. So, kung makikita nyo, ayan yung sinasabi ko sa inyo na gagawin nating paraan ng pagtatanim. Nakahilera po siyang ganyan. Hindi katulad doon sa ginawa natin nung nakaraan, ayan, makikita nyo. Ayan po yung una tayo nagtanim. Kung saan-saan lang yung umbok. Kaya tuloy nung kumalat na yung mga kamote, eh, hindi na natin nakikita kung nasaan yung umbok. So, naapakan po natin yung umbok. Tumitigas po yung lupa. So, yung laman po ng kamote, hindi naka-expand. Hindi naapakan natin yung umbok niya. So, dito sa paraan na to, ayun, eh, may iwasan natin maapakan yung umbok niya. Kasi meron tayong pathway o meron tayong daanan. Tsaka, ang purpose po talaga nito, ang purpose pa po nito, kung bakit ganito, kasi kung maalala nyo, nung nag-harvest tayo, ang daming nabulok. Ang daming nabulok na kamote. Dahil doon po, hindi po pagtag-ulan, hindi po nakakababa yung tubig. So dito, kahit magbabad man sa ulan to, so mababa po yung level ng lupa, bababa at bababa po yung tubig. Doon kasi sa una nating proseso ng pagtatanim, inababad po sa tubig yung mga kamote natin, kaya nabulok yung iba. So dito, iwas din to sa bulok kasi hindi po mapupunduan ng tubig dahil mababa po to kaysa dito sa pinagtaniman natin. So, bali, ayun lang po yung ano natin, yung project na isinir natin ngayon. Nagtanim tayo ng panibagong batch ng kamote. Siguro mga 3 months bago ulit tayo makaharvest ito. So, ayun lang yung naishare natin. Yung pagtatanim ng kamote, tsaka land preparation ng
ng pagtataniman natin, napakalaga po yun. Lalo na pag tulad nito, organic method yung ginagawa natin, eh napakahalaga po ng land preparation or soil preparation. So bali ayun lang po yung naishare natin ngayong araw na to. Salamat, paalam.